Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, mga bata. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking matimtiman sa kanyang pagdarasal. Makinig kayo mabuti. Noong unang panahon, may isang lalaking nakatira di kalayuan sa masjid. Ngunit, tuwing umaga, bago sumikat ang bukang liwayway, ay hindi niya nakalimutang tumungo sa masjid upang do'y magdasal. Ngunit, sa isang umaga, habang pusikit ang paligid, أشهد أن لا إله إلا الله. سبحان الله. السلام عليكم فاطمة. وعليكم السلام. Eh, huwag ka na masyadong magkalala. Nadulas lang ako dyan. Eh, may napakan yata ako kung ano. Nato-balance ako yun. Nadulas ako. Teka, pwede ba ako ikuha ng t-shirt dyan para makahabol ako doon sa latul pa dyan? Eh, halika, pumasok ka dito. Pambira, hindi ka naman nag-iingat eh. Eh, anong magagawa ko? Eh, dilim. Hindi ko lang makita yung dinadaanan ko. Eh, bakit hindi ka na lang dito sa bahay magsala? Mas mainam sa masjid, Fatima. Hindi mo ba alam kung anong reward ang meron nag-aantay sa'yo pagka nagsala ka ng Jumaa sa masjid o yung sama-sama? Katumbas ito ng 27 beses na sala. At hindi lang yon, bawat takbang ng mga paako papuntang masjid, eh meron din katumbas sa gantimpala. O siya, sige. Panalo ka na. O ay sabay na bit mo. Bilisan mo. Hindi na kita masasamaan sa masjid, ha? Nabasa ko sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag daw gawing libingan ng inyong mga tahanan. Ibig sabihin doon na maaari mong isagawa ang panalangin kahit sa inyong mga tahanan. Tama ka, Fatima. Mas mainam sa inyong mga kababaihan na dumito na lang sa bahay magsala. O sige, alis na ako. Baka mahuli pa ako sa sala. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Hala, Balakman! Huwag mo sabihin na dalas ka na naman. Sigurado ko bang kaya mong tuntunin ang daan? Inshallah, bahala na. Oh, ito ang damit. Wala ka na ibang damit maliban dito. Oh, siya, sige. Alis na ako. Baka mahuli pa ako sa padya. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ahmad! Ha? Diniyan, kalala ba tayo? Hindi na malagay kung magkakilala tayo hindi. Halika, hayaan mo ang lawang ko yung daanan. Wala ka pa siya. Maraming dalaman. Wala ka pa siya. At na dumating ko. Makailang beses na ako sa dapat. Ano na ba? Kapatid, hindi ka ba papasok para magdasal? Ay, sige lang. Mauna ka na. Kung ganun eh. Shukran bro. Malay ko. Kung alam mo lang, Ahmad, ako ang dahilan. Bakit ka natulas kanina? Ngunit nang ikaw ay bumangon, nagbihis at tumubo sa masjid, napaglalaman ko ang iyong kasalanan ay pinatawad ni Allah. Kung alam mo lang, Ahmad, ako ang dahilan kung bakit ka muling natulas sa ikalawang pagkakataon. Ngunit nang ikaw ay bumangon, nagbihis at tumubo muli sa masjid, napakalaman kong ang kasalanan ng iyong pamilya ay pinatawad ni Allah. Kaya nang ikaw ay muling bumangon,
nagbihis at tumungo sa masjid, sinigurong kong tanglawan ang iyong landas upang hindi ka na muling madulas. Dahil namangamba kong pagkakasalanan naman ng lahat ng tao sa baryong ito ay mapatawad niya ba? Mapalad ka, Ahmad! Mapalad ka! Mapalad, yaong mga taong kailanman ay hindi ipinagpapalit ang laksa-laksang biyaya ng pagsasala. Alam niyo mga bata, ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, kung batid lamang ninyo ang kahalagahan ng salatul fajr, katiyakang kayo ay gagapang at gagapang upang magampanan ito. Sa iyo bang pagtulog, ikaw ay gigisingin ng isang napakabangong amoy ng pansigan. Hindi ka bababangon at pagapang natikman ito. Ganun din ang katumbas o maaring higit pa ng salatul fajr. Allahu Akbar, tunay na ang sala ay katumbas o higit pa kung anong mayroon man sa dunya. Mga bata, tunay na ang hadith na ito ay huwag ninyong kalimutan bilang pamana sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatandaan ninyo palagi, isa puso at isa isip ang kahalagahan ng pagdarasal. Bueno mga bata, hanggang dito na lamang ating pag-aaral at sa susunod muli ng iyong pakikinig. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.